the chances are na dinala talaga niya, particularly because the signature mutation nitong yung variant na ito, yung BA.2.12, is really widely circulating in Europe, no? In contrast, for example, to other countries in Southeast Asia, mas marami talaga po siya sa Europe at saka sa North America. Hindi ikinakailan ng Philippine Genome Center ang posibilidad na may mga iba pang kaso ng BA.2.12 sa Pilipinas, ngunit hindi pa natutuklasan. Ayon kay PGC Executive Director Cynthia Saloma, kakaunti ang kasong pasok sa city value para isailalim sa sequencing. That is always a possibility kasi we are only seeing sequencing a small portion at saka yung mga pinapadala lang sa atin, but we are on the watch out. But so far, gusto ko lang ipahiwatig din sa ating mga tagapakinig na yung BA.2.12 hindi naman po is really a cause for alarm sa ating country, no? BA.2.3 talaga ang nag-take root at saka nag-spread. Sa isang panayam, sinabi naman ni Health Spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere na may tatlong posibleng senaryo kung paano nakuha o nahawa ang Finnish female ng BA.2.12. Ang isang senaryo ay posibleng nakuha na nito sa Finland ang virus bago magtungo dito sa Pilipinas. Maaari naman na may nakasabay ito sa eroplano na positibo sa BA.2.12. O kaya naman ay dito na niya sa Pilipinas na acquire ito. Ayon naman kay Dr. Saloma, mas malaki ang tiyansang dala na niya ito bago pa siya dumating sa Pilipinas. Lalo na at may 5 days sa incubation period ang isang Omicron subvariant. April 2 siya dumating at nakaranas siya ng mild symptoms na sakit ng ulo at ng lalamunan. Pagkatapos ng siyam na araw na dumating siya rito sa Pilipinas. Sa ngayon ay binabantayang maigi ng DOH ang 44 na kanyang close contacts na karamihan ay fully vaccinated. Wala anya sa kanila sa ngayon ang nakararanas ng sintomas ng COVID-19. Samantala, simula noong December 2021 hanggang sa kasalukuyan, Omicron variant pa rin ang pinakamarami sa COVID-19 cases sa Pilipinas. The most dominant variant in the Philippines is not Delta, it's already Omicron. And among the Omicron variants, Yusek, ang pinakamarami po talaga sa ating bansa ay itong BA.2.3. Sa ngayon, kakaunti ang COVID-19 cases sa bansa, kaya kaunti rin ang naisasailalim nila sa genome sequencing. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.